Hello, good morning. So, nung isang araw, magbabayad ako ng aking contribution sa SS. So, ilang beses ako nagpunta ng GCAS. Ito ay error. So, nag-research ako. So, ngayon, tuturo ko sa inyo, may panibago ng latest na paano magbayad sa online payment ng SS contribution via GCash, pero ibang paraan na ngayon, may bayad na siya. So ang bayad ay 57 pesos. So dito sa i-search lang natin, buksan lang natin yung Google natin and then i-search natin SSS. Ayan, login. Ayan, SSS login dyan. So i-click natin ito. So ayan, i-type mo yung user name mo at yung password mo at mag-sign in ka. So, ayan. Ah, ba't lang Eleanor? Teka, mali. Ayan, dapat kung malaking titik yung inyong user na ginagamit ay your user ID ay malaki din yung inyong ilalagay. Ayan, katapos sa ibaba ilagay mo yung password. Yung password. Dapat nakalista po password niyo. Kung ano man, kung ayan. So ayan, mag-sign in na tayo. Ayan, nag-sign in na. So ayan, yan ang lumabas. Paglabas niyan, i-click nyo lang yan. Click. So dito na kayo sa home. So inyo itong ayan, ang contribution. Diyan kayo sa payment reference number, pindutin nyo itong contribution. So, pupunta kayo dito sa inyong payment reference number. So, dahil kukuha po tayo ng payment reference number. So, ayan. So, ayan siya. Pindutin nyo itong contribution. So, PRN, generate payment mo lang kayo. Ayan. So, ayan, naka-generate ka. Ayan. So ayan din tayo sa tapos na tayo nag-generate ng ano natin. So nagperma tayo dito ng ating kung ilan yung ating ibabayad. So ayan, naka-generate na tayo. So dito tayo sa pay. Dahil alam naman siguro niyo yung paano pag-generate. So dito na tayo sa pay, dengin sa pay nag-iba. So ayan sa pay. I-double click nang natin itong yan oh, yung bilero. Yan, double check. Kapag nag-check na yan, i-continue na natin. Yan. Pag continue, makikita mo yung iyong number. Yat, yan. Kasi i-next mo lang. Next. Pag next, ayan. Kung bank transfer ba o kung ano ba yung ilalagay mo. So, may pamilihan ka yan. So, transaction details. Ayan. Transaction details. Katapos kung yan malalabas sa kuan dito sa kung bank ang ano mo o e-wallet yung kuan mo, yan e-wallet ang ipindutin mo, i-click mo e-wallet ha, hindi yung bank transfer. So lalabas yung GCash, yan GCash. So ito muna lagyan mo yung mga kuan mo, yan mga email address mo, yung house mo, yung kumpletuhin mo ito kung anong province ka, yung zip code mo. Mahalaga yan. So, ayan siya. Yung number mo, cellphone number mo, yung email address mo, katapos yung pangalan mo, yung address ng street o kung saan kang lugar, yung barangay at saka yung city. At, yan. Lahat yan. Ano nyo? Ano nyo itong GCash? Yan, GCash. Pagkatapos yung ano yan, ilagay nyo yung GCash. And then pag napindot yan, kapag na ano niyo na, nilagyan niyo na yan,
i-kuha nyo itong GCash. Pag nalagyan nyo na lang mga, ayan lahat, ilagyan nyo na lahat yan ha. Yang ano na yan, i-fill up nyo yan. Pagka-fill up, click on GCash, katapos next. Next muna. Proceed ka na sa, ito, confirm payment. So, proceed ka na sa payment. Ayan, proceed ka na sa payment. Ayan. Mag-login ka ngayon sa iyong GCash. So, ayan ang GCash ko. Ayan. Katapos magsisend sa iyo yung code, ilalagay nyo dyan. Ayan. So ayan ang kuan, katapos i-next mo na yan. Pag nilagay mo na yung kuan, i-aano sa iyo yung may message sa iyong cellphone, yung code ilagay mo doon. Katapos pagdating sa ko, ito naman pagkatapos kung mailagay mo yung code, ito ang lalabas. Ilalagay mo yung pin mo diyan. Ayan. Ilalagay mo yung pin. So, pagka nalagay mo yung pin mo, apat na kuan 'yon. I-click mo itong next. So, ayan, nalagay ko na yung 4-digit pin ko. So, in-next ko na. Ayan. So, nakalagay dyan, not enough balance. So, akin lang yung, akin lang sample yan. So, ang amount na babayaran mo ay 2,507. So, dapat ang aking babayaran na ay 2,450. Ngayon, ay 2000, magiging 2,507. Ibig sabihin, 57 ang bayad. So, ayan, sample ko lang, nakabayad na ako kahapon. So, ilang araw ako naglalag-in, hindi ako makapagbayad sa GCash. So, may iba pang paraan. So, ayan. So, pagkatapos niyan, bayad ka na. Pag ito ay meron kang enough balance, mag-aano na yan siya, mag-a-appear na yan dyan. Katapos, mag-check na yan. So, ayan. Dyan na, ito na yung last. So, huwag ka muna magpipindot habang nagpa-process yan. So, pag naipindot mo na, pagka ito'y enough balance ka, magpa-processing yan. Nakalagay dyan, magpa-up dito na don't close o don't go back. So, hintayin mo ma-process yan. Pag na-process yan, may check yan. Yun, bayad ka na. Saka ka pupunta uli doon sa iyong account. Babalik ka dyan. Dito, titignan mo kung nandun na yung payment, no? So, dito sa contribution, and then dito sa, ayan, ito pumasok na yung akin. Dito mo makikita yung bayad mo, ayan, no? So, i-click mo yung paid payments reference number. So, ayan siya. Ito yung binayaran ko, no? Pumasok na yung binayaran ko. So, ayan siya. March 23. So, ayan na siya. So, hanggang dito na lang, no? So, ayan, i-share ko sa inyo. At ako'y nahirapan, sabi ko i-share ko nga ito dahil ngayon pumunta ako sa office, magbabayad sana yung asawa ko nang hindi online yung kwan, hindi na daw, na daw offline daw ang bayad center, katapos kukuha ka ng PRN para makabayad ka. So dito na ako, nag-try ako na magbayad dito sa akin. Ngayon hindi ako magbayad sa GCash, lagi akong yung pay, magpunta ako ng GCash, hindi pwede na. So i-click mo yung pay, yun na nga yung sinasabi ko. So sundan lang po ninyo yan para makabayad kayo, madali lang, mas madali kaysa dati. Hanggang dito na lang, God bless everyone. Sana'y na kuha ninyo yung aking itinuturo kahit hindi ako expert sa computer. Bye for now, God bless everyone, have a good day.